Hello mga kaprobi. Naalala nyo pa ba nung tayo gumawa ng balag ng sigarilyas? Ito na po sila ngayon. Tulad ng sabi ko po noon sa inyo mga kaprobi, ang sigarilyas ay tataas ng tataas yan papunta sa pinakataas at dyan na po siya magpupukos. Dito po sa kawayan na ito, dyan na po magpupukos ang ating sigarilyas. Yung unang video ko mga kaprobi ay gumagawa lang po tayo ng balag ng sigarilyas. So, pero ngayon sila po ay nag-akyatan na. So atin silang binisita ngayon dahil matagal-tagal po nating hindi na bisita para makita po natin ang, kung nagkakaroon siya ng problema. At ito na nga po mga kaprobi, may problema nga po ang ating sigarilyas. Mayroon po siyang aphids. Ayan, nakikita nyo po ay may mga langgam-langgam. Ibig sabihin po may aphids po yan. So kailangan po ay atin niyang maagapan. So kailangan po nating isprayhan po ito. Dahil kung hindi po natin isprayhan ito ay kakalat po sila, dadami po sila at madadamay po ang ibang puno ng sigarilyas. Ayan, nandun na po sila sa taas. At ang talbos ng kamuti po natin ay nakikipag-kompetensya rin. Nakikipag-unahan din sa paglago. At ang kamuti na yan mga kaprobi ay pwede pong umakyat din po yan. Dahil ang kamuti is nakakaakyat din. So yan mga kaprobi, kung mapapansin nyo po ang sigarilyas ay wala po siyang galamay. Kundi talbos lamang na nagpapaikot-ikot, para siyang ahas na gumagapang lamang, wala po siyang pangkalawit. Hindi kamukha ng patula natin na siya po ay may galamay. Kung may nahawakan siya ay siguradong pupulupot na po dun yung kanyang galamay. Kaya matibay po ang pagkakakapit po ng patula. Pero ang sigarilyas po ay umaasa lang po sa kanyang talbos. So ayan mga kaproblema, napapansin nyo po is matubig po rito ngayon dahil tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Kaya po ang plat ng ating pananim ay kailangan po ay mataas, dahil kung hindi po yan mataas ay maaring ikamatay ng gulay ang sobrang tubig. Ngayon dahil mataas po ang plat ng ating gulayan ay malago pa rin po sila. Pero kung mapapansin nyo po ay malago lang po pero walang gaanong bunga. Yan po ay dahil hindi pa po nasisikatan ng araw. Pag yan po ay nasikatan ng araw ay bigla po yung magkakaroon ng bulaklak. At dahil doon gagawin po natin dito mga kaprobi, lalo-lalo na itong mga ukra ay napakalago ng mga dahon pero walang gaanong bunga. So ang gagawin po natin dito mga kaprobi ay magpro-proning po tayo. Magbabawas po tayo ng dahon. Ayan. So katulad nito mga kaprobi, ito ay malago-malago ang dahon niya at nagkaroon na siya ng sanga-sanga, nag-sprout-sprout na po ang kanyang sanga-sanga. So kailangan po natin tanggalan muna ng bawasan ng sanga, at least mga dalawang sanga lang ay pwede na. Dahil ang nutrients po ng lupa ay magpupukos na lang sa sanga at hindi rin naman magbubunga. Ayan lang po mga kaprobi, at salamat at ako'y kanyang sinamahan dito sa aking konting gulayan. So yun lang po ang pinakita ko po, yung balag po ng sigarilyas po natin ay mas kakaiba kisa sa patula, dahil ang patula po ay mataas po yan, dahil mataas po ang reach ng patula at ang kanyang galamay ay matindi pong kumamit. Pero ang sigarilyas po ay mababa lang dahil para mahawi natin yung kanyang mga talbos. Dahil yung mga bunga ng sigarilyas minsan ay nagtatago sa loob ng kanyang mga talbos. So yun lang po mga kaprobi, at salamat po sa inyong panonood.